Shout out to yung mga idol sa aking mga estudyante sa BIT Bohol, sa aking mga member kay Idol Marvin Maliveran, Matt Meraboyno, Miss Miami Laurel, Ava Atinder, Glenn Blind Family, Queen Jason Jason, Sir Jovanix, Rick Quijano, at kay Sweet Joy. Sa mga solid natin ng mga kaibigan, kay Fidias, Runa Villalos, Emeline Binolirao, Jose Pacificador, John Licarty, Chris Alcantara at Jerry Montañez, kay Romeo Alvarez ng Bulacan, maraming salamat sa inyong mga idol, sa lahat ng mga security guard, sa mga OFW, sa mga blind community, mabuhay po kayong mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Napatulala pa itong si Colonel Balwig ng ilang segundo at nang may masmasan, agad na umatras at binunot ang baril. Pagkatapos, pinaputokan na itong si Badong. Ngunit biglang nawala ito sa kanyang harapan. At pagkatapos, nagpakawala ng sipa itong si Badong na tumama naman sa braso nitong si Colonel Balwig. Kaya nabitiwan ito ang hawak na baril. Sinundan agad ito ni Badong ng isa pang pagsipa na tumama naman sa mga braso ng Colonel. Dahil agad naman itong naisangga ang kanyang mga braso, tumilapon pa nga ito ng ilang metro dahil sa lakas ng ginawang pag-atake nitong si Badong. Ngayon sa isip nitong si Colonel Balwig, mukhang nagkamali yata siya sa inakala sa kalaban nila ngayon. Akala niya na kaya nila ito kasama ang mahigit sa 12 mga tauhan. Hindi pala, kakaiba ang antas ng lakas ng kanilang kaharap ngayon. Nang iangat nitong si Colonel Balwig ang kanyang mukha, nakita niyang papaatake ng muli itong si Badong. Kaya gumulong itong si Colonel Balwig at agad na umikot at nagpakawala ng mga pagsipa. Ngunit biglang nawala sa kanyang harap itong si Badong. Umikot na sa iri itong si Badong at pagkatapos, pabagsak na pinatama ang kanyang tuhod kay Colonel Balwig. Nasangga man ito gamit ang kanang kamay ng sundalo, ngunit tumalsik pa rin ito sa lakas ng pag-atake nitong si Badong. Muling napasandal ito doon sa batuhan. Mabilis naman na nakabawi ito ng lakas, agad na hinugot ang nakasoksok na patalim sa kanyang tagiliran. Sa isip nitong si Colonel Balwig, hindi niya matatalo ang taong ito kung kamay at paa niya lamang ang gagamitin. Kaya kinuha na niya ang patalim. Ngunit mabilis na nasipa ito ni Badong, kaya tumalsik ito palayo sa kanya. Isang suntok ang binitiwan nitong si Colonel Balwig na tumama naman sa panga nitong si Badong. Medyo nahilo din si Badong. Medyo may kalakasan din ang mga suntok ng sundalo. Ang nasa isip ngayon nitong si Badong, ngunit hindi ito sapat para mapatras ang pinakamalakas na tao. Agad na gumanti ito ng suntok, punteriya ang sikmura ng sundalo. Sa bilis ng suntok na iyon, hindi na naiwasan pa ito ni Colonel Balwig. Agad itong napayuko at napabuga ng hangin. Ramdam na ramdam ni Colonel Balwig ang kakaibang lakas sa suntok na iyon na parang may tumamang malaking truso sa kanyang tiyan. Parang gustong lumabas lahat ng kanyang nakain. Wika nitong si Badong, "Ang akala ko ba na malakas ang mga tauhan ni General Duero? Wika ni Tatamak na lumalaban ka din sa underground fighting. Ipakita mo sa akin ang lakas at galing mo, Colonel." Naturingan ka pa naman na isang sundalo, ngunit ginamit ninyo ang mga kapangyarihan na iyon sa posisyon para makagawa ng mga kasamaan. Hindi na kayo dapat na buhayin pa. Ilang sandali, agad na bumira ng suntok itong si Colonel Balwig nang makabawi ito ng hangin. Ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan ito ni Badong. Sinundan pa niya ito ng isang pagsipa. Sinalag ito ni Badong at gumanti ng isang malutong na pagsuntok na tumama naman sa tagiliran nitong si Colonel Balwig na tuluyang napaluhod.
Ngunit kahit na sobra na itong nasaktan, mabilis itong gumulong para pulutin sana ang nabitiwan na punyal. Bago pa niya naabot ito, isang rumaragasang suntok ang paparating sa kanyang tagiliran. At sa suntok na iyon ni Badong, tuluyan na itong napabulagta at nagsisigaw dahil sa sobrang sakit. Pakiramdam nitong si Colonel Balwig na bali ang kanyang mga buto sa kanyang tagiliran. Tatapusin na sana ito ni Badong. Agad naman na may dumating at tinutukan na si Badong ng mga baril. Hindi naman makapagpaputok ang mga ito dahil katabi ni Badong si Colonel Balwig. Baka matamaan pa ito, kaya kailangan pa nilang lumapit ng kaunti para maasinta nila ng maayos si Badong. Ilang sandali pa, agad na nag-iisip ng paraan itong si Badong para mapatumba ang apat na mga papalapit. Ngunit biglang napasigaw ang dalawa sa mga ito at agad na napasandal doon sa mga batuhan nang tamaan ng mga palaso galing kay Basil. Narinig pala ng mga ito ang mga putukan kanina, kaya agad nilang hinahanap ang mga pinanggagalingan ng mga putok kasama itong si Dr. Maki. Nakakasalubong pa nila ang 10 mga tauhan ng general at napatay pa nila ang mga ito bago nila narating ang kinaroroonan ni Badong. Agad naman na napalingon ang dalawa sa mga ito at itinutok agad ang mga dalang baril kay Basil at kay Dr. Maki. Ngunit mabilis nang umaatake itong si Dr. Maki. Umigpaw na ito at nagpakawala ng 3 magkakasunod na mga pagsipa. Agad na tinamaan ang kalaban sa dibdib at panga, kaya nabitiwan ang hawak nitong baril at tumalsik ito doon sa mga batuhan. Bago pa ito tumama doon sa batuhan, pinasundan agad ito ni Basil ng pagpana. Agad na tumarak ang palaso sa ulo ng kalaban na nagiging dahilan para agaran itong mamatay, habang ang isa pa, napaigik na lamang ito nang hatawi ni Badong ang ulo gamit ang kanyang dalang tubo. Agad itong bumulagta at nangingisay. Ngunit wika agad itong si Dr. Maki, "Badong, sa likod mo!" Paglingon ni Badong, napulot na pala nitong si Colonel Balwig ang baril na nabitiwan kanina at akmang itutok na sana ito kay Badong. Ang ginawa nitong si Badong, mabilis itong umigpaw papunta doon sa batuhan at buong lakas na pinalo niya ang ulo nitong si Colonel Balwig. Magkasabay pa nga ang tumama ang tubong hawak ni Badong sa ulo ng sundalo at ang palaso ni Basil na tumama naman sa mata ni Colonel Balwig. Lumalagotok pa nga ang ulo nito at agad na nangingisay ito hanggang sa mamatay. Wikang muli nitong si Dr. Maki, "Mukhang kailangan na natin na makaalis dito sa lugar, Basil, Badong. Baka may mga magsidatingan pa. Kailangan natin na matagpuan agad ang kinaroroonan nila ni Tiger. Maaaring alam na ng general ang ating ginawang pagpasok sa kanilang kuta. Maaaring pinalibutan na ng mga tauhan nito ang ating kinaroroonan." Kaya matapos na mahugot ni Basil ang lahat ng mga palaso na nakatarak sa mga katawan ng mga kalaban, agad na umalis na ang 3 sa lugar na iyon. Nagpapatuloy ang mga ito doon sa kalubluuban ng pangpang. Habang sinatatamak, napatigil ang mga ito sa paglalakad nang makita ang isang bahagi na parang isang malaking kwarto. Mayroon itong mga nakahambalang na mga malalaking kahoy. Ngunit sa gilid nito, may mga butas na pwede nilang mapapasukan. Akmang papasok na sana ang dalawa, ngunit biglang may napansin silang mga paparating, kaya mabilis na nagtago ang mga ito sa likod ng mga malalaking mga batuhan. 5 ang mga nakikita nila ni Tatamak na papalapit sa kanilang mga kinaroroonan, at napansin nila na may dalang 2 malalaking drum ang mga ito. Makalipas naman ang ilang minuto, tuluyang pumasok na ang mga ito doon sa loob, padaan doon sa may pintuan sa kabilang bahagi. Wika nitong si Tatamak, "Sundan natin ang mga ito, Bunit.
Kailangan na natin na matuntun ang kinaroroonan nila ni Tiger. Pipilitin natin na magsalita ang mga ito. Ilang sandali pa, mabilis nang tumalilis ang dalawa papasok na doon sa isang malaking kwarto. Maingat na ang kanilang mga kilos at galaw para hindi sila makita. Ilang sandali pa ang lumipas nang makapasok na ang mga ito doon sa loob. Agad na nakita nila ang limang mga kalalakihan kanina. Ngunit may mga kasama na ang mga ito doon sa loob na apat pa. Nang tingnan at ilibot nila ni Tatamak ang kanilang mga paningin sa loob, bumulaga sa kanila ang napakaraming mga pampasabog. Maaring ang dala ng mga kalalakihan kanina ay mga pampasabog din sa tingin nila. Sa dami ng mga pampasabog sa kwartong ito, kahit na ang buong pangpang na ito kayang durugin. Tama ka, Tatamak. Mukhang may mga binabalak ang mga ito. Hinahakot nila ang mga pampasabog. Bunit, gawin na natin ang pag-atake sa mga ito habang abala pa ang mga iyan. Ilang sandali lamang, mabilis nang umigpaw itong si Tatamak papunta doon sa dalawang nakatalikod. Habang itong si Bunit hawak ang dalawang jungle bulo, agad na tumalon ito at papunta naman doon sa dalawang may bitbit na mga baril. Mabilis na tinaga ni Tatamak ang liig nung isa. Hindi na ito nakailag pa dahil sa bilis ng kilos ng matanda. Agad na naputol ang liig nito at sumirit ang maraming mga dugo. Gumulong pa ang ulo sa sahig at natumba ang katawan. Nagkagulo agad ang mga ito. Ngunit hindi na nakakilos pa ang isa nang may tumarak na itak sa kanyang likod. Agad na napangasab ito at bumulwak ang dugo galing sa bibig. Habang ang mga inabutan naman ni Bunit, agad na tinagpas niya ang liig ng isa at pagkatapos itinusok naman ang isang jungle bulo sa dibdib ng isa. Agad na nangingisay ang dalawa pagbagsak doon sa sahig. Mabilis nang kinuha ng iba pa ang kanilang mga baril. Ngunit mabilis na naabot na ang mga ito nila ni Tatamak at Bunit. Isang taga sa ulo ng isa, agad itong napangasab at bumagsak. Ginilita naman ni Bunit ang isa sa liig sa hawak niyang jungle bulo. Kaya napahawak na lamang ito sa kanyang liig habang sumisirit ang maraming dugo hanggang sa mapatay na nila ang lahat na nasa loob. Maliban doon sa isa na hawak ngayon ni Bunit, wika nitong si Bunit. Huwag kang mag-alala dahil isusunod kita sa mga kasamahan mo kapag hindi mo sinasabi kung saan dinala ang mga nabihag at dinukot ng mga kasamahan ninyo. Noong una, nagmamatigas pa ito at ayaw magsalita, kaya lumapit na itong si Tatamak habang itinaas na ang dalang mahabang itak. Pupugutan agad kita ng ulo kung magmamatigas ka pa. Kaya napilitan na itong magsalita. Tinawagan agad ni Tatamak ang grupo nila ni Badong. Ngunit hindi nga nila kabisado ang kalubluuban ng pangpang, nahihirapan ang grupo nila ni Badong na sundan sina Tatamak. Kaya ang iniisip ng tatlo na kailangan nilang makakuha ng kalaban at pilitin na naman na magsalita ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto, dinala sina Tatamak ng nabihag nila doon sa kinaroroonan nila ni Tiger. Lumabas ang mga ito doon sa pangpang at pumasok doon sa kakahuyan. May nakita silang apat na mga kabayan ang nando doon at may mga nakapalibot na maraming mga bantay. Kaya tumigil na sina Tatamak at Bunit at pagkatapos nagtago doon sa mga malalagong mga damuhan na nasa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy. Wika ng nabihag nila, nasa ikalawang bahay ang mga nadukot ng mga ito na sina Tiger at ang Pierce Brothers. Agad na siniko ni Tatamak ang ulo ng nabihag nila at pinisil ang liig, kaya agad itong natumba at nawala ng malay. Wika nitong si Bonnet. Nasa labas pala ang pinagdalhan nila, Tatamak. Kailangan
na makalabas na din si Labadong, Basil at Dr. Maki. Agad nilang tinawagan ang grupo nila ni Badong para makalabas na ang mga ito doon sa loob ng pangpang. Mabilis na naghanap ng maladaanan ang tatlo doon sa loob ng pangpang. Ngunit pagdating nila ni Badong doon sa dulo, may nakita ang grupo nila na mga paparating din sa kanilang kinaroroonan. Kaya agad na naghanap ng matataguan ang tatlo. Ngunit sa kanilang likuran, may mga nakakita na sa kanila. Kaya agad na umaalingaw-ngaw ang mga putukan doon. Mabilis na umigpaw ang tatlo doon sa mga batuhan para makapagtago. Agad na ikinasa ni Basil ang kanyang pana at pagkatapos inaasinta ang dalawang mabilis na papasunod sa kanila. Agad na bumulagta ang mga ito nang tamaan ng mga pagpana sa kanilang liig at dibdib. Sunod-sunod na nga ang mga ginawang pagpana nitong si Basil. Kaya isa-isang bumabagsak ang mga kalaban at agara na namatay. Kaya napilitan na umatras ang mga kalaban at nagtago. Wika nitong si Badong, "Kailangan natin na paghiwalayin ang mga ito. Magkikita na lamang tayo doon sa labas, doon sa kabilang bahagi ng pangpang na ito. Sige Badong, mag-iingat ka kapatid," ang sagot naman itong si Basil. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo itong si Badong at gumulong papunta doon sa kabilang bahagi ng pangpang. Mabilis na naman na pinagbabaril itong si Badong ng mga kalaban at sumunod agad sa kanya ang anim sa mga ito. Habang itong si Dr. Maki, doon naman ito papunta sa gilid ng mga batuhan. Kaya sumunod na din ang limang mga kalaban at kasama pa sa mga ito ang isa pang pangunahing tauhan ng general na si Major Tito. Gigil na gigil itong makapaghiganti sa mga nakapasok sa kanilang kuta dahil nga sa pagkamatay ng kanyang kakambal na si Major Tito. Habang si Basil, umigpaw na din ito at umikot sa ere. Pagkatapos, pinagpapana ang apat na nasa kanilang kanang gilid. Isa ang tinamaan sa mga ito sa tiyan. Agad itong napatras at napasandal doon sa batuhan. Agad naman itong napangasab nang may tumarak pa na isang palaso sa kanyang liig. Gumanti naman ng mga pagbaril ang natitirang tatlo. Ngunit biglang nawala sa kanilang harapan itong si Basil at napaigik na lamang ang dalawa sa mga ito nang tamaan ng patalim sa kanyang liig. Agad na nangingisay ang mga ito. Habang ang isa malapitan na pinana ito ni Basil sa ulo at pagkatapos buhay pa ang isa sa kanila. Kaya umigpaw itong si Basil at ikinapit ang dalawang mga paa sa liig nito at itinumba na ito sa batuhan at binali na ang liig nito na nagiging dahilan para agaran na bawian ito ng buhay. Habang itong si Badong, mabilis na nagtago ito doon sa likod ng mga batuhan at inaabangan ang mga sumusunod sa kanya. Makalipas lamang ang ilang sandali, paparating na ang anim habang nakatutok ang mga dalang mga baril ng mga ito. Kailangan na pabagsakin agad ang mga ito, sa isip nitong si Badong. Kailangan na masundan agad nila ang grupo ni Tatamak na nasa labas para mailigtas na sina Tiger at ang Perez Brothers. Nang mapatapat na kay Badong ang mga ito, agad na hinampas niya ang isa sa ulo. Kaya agad itong napangasab at bumulagta. Nawalan agad ito ng buhay. Agad naman na napalingon ang limang mga kasamahan ng mga ito. Biglang nawala naman si Badong at biglang napasigaw na lamang ang isa na nasa likod nang hawakan ito ni Badong sa ulo at pinag-uuntog na doon sa batuhan. Basag agad ang bungo nito at agara na binawian ng buhay. Isang suntok pa sa isa sa panga, agad itong bumulagta at nawalan agad ng malay. Tumalsik pa nga ang mga ngipin nito habang ang isa nabali ang braso nito nang tamaan ng hampas gamit ang tubo nitong si Badong. Kaya nagsisigaw na lamang ito habang napapatras. Bagsak din agad ang isa nang tamaan sa liig ni Badong at sa ulo naman ang isa pa gamit ang pamalong tubo.
Matapos na mapatay ni Badong ang mga ito, agad itong naghanap ng malalabasan doon sa bangpang para agad na masundan ang dalawa na sinatatamak at itong si Bonet.